Mga likas na yaman ng Timog Silangang Asya. Isa sa mga pinagkakitaan sa Timog Silangang Asya ang paghayupan tulad ng pag-aalaga ng kambing. Isa rin ang kalabaw sa mga pangunahing hayop na inaalagaan sa Timog Silangang Asya, maging ng mga baka at kabayo. May mga mamamayan din na nag-aalaga ng tupa. Sa mga lugar naman katulad ng Pilipinas ay inaalagaan ang mga baboy upang pagkakitaan. Sa mga hayop na ito, nagmumula ang gatas na ating iniinom at ang keso na ipinapalaman natin sa ating tinapay. Maging ang mga karne na hinahain natin sa ating mga hapagkainan. Sa Pilipinas, ang pangunahing rehiyon sa pag-aalaga ng kalabaw ay ang Western Visayas. Ang Central Visayas naman ang nakapagpo-produce ng pinakamaraming kambing sa Pilipinas. Ang Vietnam ang nangunguna sa produksyon ng baboy sa Timog Silangang Asya. Noong 2019, nagkaroon sila ng produksyon ng 3.329 milyong toneladang kilo ng baboy. Sa industriya naman ng poultry, inaalagaan ang manok at mga bibe. Marami rin na nag-aalaga ng isang uri ng ibon na kung tawagin ay pugo. Ang mga ibon na ito, lalong-lalo na ang manok, ang pangunahing pinagmumula ng karne at mga itlog sa Timog Silangang Asya. Sa Pilipinas, ang Central Luzon ang nangunguna sa pag-aalaga ng manok noong first quarter ng 2023 ayon sa tala ng Philippine Statistics Authority. Samantala, ang bayan ng San Jose sa Batangas ang itinuturing na egg basket ng Pilipinas. Palay naman ang pangunahing pananim ng mga tao sa Timog Silangang Asya. Dito nagmumula ang sinasaing nating bigas na ating kinakain sa ating mga pagkainan. Pangunahing pananim din ang mais. Minsan, ginagawa itong pamalit ng mga tao sa bigas. Ang Indonesia ang may pinakamalaking produksyon ng bigas sa Timog Silangang Asya at pang-apat sa buong mundo na may 34 milyong tonelada at sinunda naman ito ng Vietnam na may 26.94 milyong tonelada. Sa Pilipinas, ang Cagayan Valley ang nangunguna sa produksyon ng mais ayon sa Department of Agriculture Region 2 na naiulat sa Philippine Information Agency. Iba't ibang prutas din ang tumutubo sa Timog Silangang Asya. Pangunahin na dito ang durian. Sinasabi na ang durian ay orihinal na nagmula talaga sa Timog Silangang Asya. Ang pinakamalaking tagapagluwas ng durian sa daigdig ay ang Thailand, Malaysia at Vietnam. Matatagpuan naman sa Bukidnon sa Pilipinas ang Del Monte Pineapple Plantation, isa sa pinakamalaking plantasyon sa buong daigdig. Marami pang mga prutas ang inaani sa Timog Silangang Asya tulad ng mangga, papaya at iba pa. Samantala, ang Pilipinas naman ang pangalawa sa pinakamalaking tagapagluwas ng saging sa daigdig. Marami ring gulay ang tumutubo sa Timog Silangang Asya tulad ng talong, ampalaya, okra at iba pa. Sa malalamig na lugar tumutubo ang carrots at repolyo. Marami ang mga puno ng liog sa Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Sa katunayan, ang Pilipinas ang isa sa pinakamalaking tagapagluwas ng kopra sa buong daigdig. Ang Thailand ang pangunahing producer at tagapagluwas ng natural na goma o natural rubber sa daigdig. Makakapal ang kagubatan sa Timog Silangang Asya dahil sa klimang tropikal. Sa mga kagubatang ito, nagmumula ang mga troso na ginagawang tabla. Sinasabi na ang Myanmar ang may pinakamaraming puno ng teak sa buong mundo. Marami ring mga anyong tubig sa Timog Silangang Asya tulad ng ilog, lawa at dagat kung kaya't marami rin na naging mangingisda. Marami ang mga mangingisda sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia at Vietnam. Sa General Santos naman sa Pilipinas, kilala sila sa panguhuli ng tuna.
samantalang sa dugo pa naman ay nag-aalaga sila ng bangos. Ang mga pangunahing bansa sa pangingisda sa Timog Silangang Asya ay ang Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Thailand. Dahil nga sa mga yamang tubig na ito, nagkakaroon tayo ng masasarap na pagkain. Pagdating naman sa mga yamang mineral, may mga mina ng ginto sa Pilipinas, Indonesia, Malaysia at iba pang lugar. Ginagawa itong bara at ginagawa rin itong gintong perang barya at mga alahas na palamuti. May mina rin ng tanso ang Pilipinas sa Timog Silangang Asya. Ang tanso ay mahalaga sa paggawa ng mga wire at mga kagamitang elektroniko. Mahalaga rin mina sa Timog Silangang Asya ang bakal. Mahalaga ito sa paggawa ng mga steel na ginagamit sa construction at iba pa. Sa Brunei, mayroon silang saganang mina ng langis na naging dahilan ng pag-ulad ng kanilang bansa. Samantala, sa Malaysia naman, may malaki silang reserba ng natural gas. Pinoproseso ang mga natural gas na ito upang maging panggatong sa ating mga lutuan. Noong 2022, ang Indonesia ang may pinakamataas sa produksyon ng crude oil, sinusundan ng Malaysia at Vietnam. Ang iba pang mga yamang mineral sa Timog Silangang Asya ay karbon, pilak, apog, tinga, tin, nickel, jade, ruby, sapphire, phosphate at marami pang iba. Tandaan natin ano yung pagkain natin sa araw-araw nang gagaling sa ating mga likas sa yaman. At malaki ang maitutulong ng mga likas sa yaman na ito sa pag-unlad ng mga bansa sa Timog Silangang Asya. Kaya nararapat lang na ingatan natin at pangalagaan ang ating mga likas na yaman.